Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA updates. Carl Brian Cruz finally nasa tropang giga na at Alex Malyari baka kukunin daw ng Barangay Ginebra San Miguel. At sa ating trade hint, SMB naghahanap ngayon ng big man na bata. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisahan ang kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Ricky Rider TV, Ronald Bersubidad, Jillian Alonso, Joel Langido, Mark Padiragao, Jerome Sidenyo, at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Finally, nasa tropang giga na po si Carl Brian Cruz matapos ang ilang araw na paghihintay para maprubahan ng Commissioner's Office ang trade transaction between Blackwater Bossing at Tropang Giga. Sa wakas, naaprubahan na ng PBA Commissioner's Office bago pa mag-umpisa ang Governor's Cup. Ang 6'3 big man ng Blackwater Bossing finally nasa Tropang Giga na. At kapalit nito ang veteranong big man ng Tropang Giga na si Jay Washington. At ang second round pick ng Tropang Giga, bali dalawang second round pick po ang makukuha ng Blackwater Bossing ang 2022 at 2025 kasama si Jay Washington, kapalit lamang si Carl Brian Cruz. Ang original talaga na deal ay sina Carl Brian Cruz at Aquino ang makukuha ng Tropang Giga, at kapalit lang si Chris Xavier at first round pick ng Tropang Giga sa susunod na taon. Kanya lang hindi naaprubahan po ng Commissioner's Office kaya niribisa po ang nasabing trade transaction. Ang TNT ang magiging pangatlong team ni CBC na kung saan nakuha nga siya ng Alaska Milkmen noong 2016 sa special draft. At kalaunan ay trade nga ng Alaska Milkmen si CBC papunta sa Blackwater Bossing, kapalit nga ng big man ng Blackwater Bossing na si Abo Trotter. Ang nasabing trade ngayon ng Tropang Giga at Blackwater Bossing, ang way para magka-reunite si Coach Chatreyes at CBC dahil nagkasama na nga sila dati sa Gilas, Pilipinas. Samantala, si Jay Washington naman hindi pa nakikitaan sa nakaraang PBA bubble. Narami ang nagulat kung bakit naisama ito ng Tropang Giga sa package ngayon. Samantala, ayun nga sa ating kuliglig, si Alex Malyari gusto daw makuha ng Ginebra San Miguel. Alam naman po natin na si Alex Malyari ay nasa free agent market ngayon at wala pang team na kumukuha dito. Huling nakita si Alex Malyari sa Phoenix Fuel Masters noong 2020. Matapos nga ang PBA bubble, hindi na ito pinapirma pa ng kontrata. At sa halip, inilagay na si Alex Malyari sa free agent market. Matatandaan, noong 2012, pumasok sa PBA si Alex Malyari. Samantala, matapos nga buwagin ng SMB ang kanilang debt 5, ayon nga sa ating kuliglig, ang SMB ngayon pinaplano na ang pagkuha ng mga batang big man ng liga. At ayon sa ating kuliglig, target ng SMB makakuha ng tatlong big man na susuporta kay Junmar Fajardo. At ang mga target nga na player ngayon ng SMB ay sina James Lapot, Jamie Malonzo at Prince Caperal. Matatandaan si Prince Caperal ang 6'7 na big man ng Barangay Ginebra. Pumasok ito noong 2014 at nakuha ng Northport Batang Pier sa second round pick, 17th overall. Mula noon, nakuha na siya ng Barangay Ginebra sa free agent market. At noong 2020, nagkaroon siya ng award na most improved player. Kaya ayon kay Coach Leo Austria, isa ito sa mga missing pieces ng SMB
Kinakailangan nila ang isang katulad ni Prince Caperal para sumuporta kay Big Man Junmar Fajardo. Matatandaan, napakalaking tulong sa Barangay Ginebra ni Prince Caperal, kaya naman siya nabigyan ng pagkakataon na maging most improved player. At isa pang player ang gusto rin makuha ni Coach Leo Austria, si Jamie Malonzo, ang 6'7 hanggang 6'6 na wingman at high flyer na big man ngayon ng Northport Batangpier. Marami ang nagsasabi dadaan lang ito sa Northport Batangpier at isa o dalawang taon ay makukuha na nga ito ng SMC team, particularly ang SMB. Malaking tulong si Jamie Malonzo sa SMB kung makukuha nila ito, dahil nga nawala na sa kanila si Arwin Santos at kahalintulad daw si Jamie Malonzo ng laruan ni Arwin Santos. Ang kagandahan lang, mas athletic na big man si Jamie Malonzo at isang shot blocker. At malayo-layo pa ang mararating ni Jamie Malonzo dahil napakabata pa ng nasabing player. At isa pa sa gustong makuha rin na big man ng SMB ay si James Lapot. Matatandaan, nakuha nga ng Magnolia Pambansang Manok si James Lapot via trade sa Terra Perma Jeep, kapalit ni Kyle Pascual at Justin Melton. Marami rin ang nagsasabi at ayon sa ating kuliglig, dadaan lang ito sa Magnolia Pambansang Manok at ihahatid ito papunta ng SMB. Ito ang magiging the project ng SMB, dahil nga alam naman po natin si Junmar Fajardo hindi na po bumabata at nagkakaedad na ito. So balang araw, isa tong magiging future legitimate big man ng SMB si James Lapot. Sa height niyang 6'10, masasabi natin isa ito mang dominanting big man sa hinaharap. Aalalayan lang ito ni Junmar Fajardo at makikita natin magiging susunod na the Kraken na nga si James Lapot. Kaya sa tatlong big man na posibleng makuha ng SMB, ang tatlong ito sina Jamie Malonzo, James Lapot at Prince Caperal, malaki ang may tutulong nito sa SMB at posible isa dito ang magiging future depth 5 ng SMB sa hinaharap, dahil ang mga player ngayon ng SMB tumatanda na at kinakailangan na nila magpabata. Kumento na sa baba ng video at pag-usapan natin ang nasabing topic. Once again, this is Percival Wanteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.